Magandang araw mga kaubas. Ngayon magbibigay ako ng tips and konting tutorials kung paano magpalaki ng o makapabuhay ng ubas o grapes. Unang-una, bago ko pala makalimutan, shoutout dun sa kaubas ko na si Alan Tomale ng San Guillermo, Morong Rizal. My childhood friend. Pare, kamusta ka? At mabuhay ka. At dun sa aking katropa at kaubas din natin na si Dante Pagador Taladhay ng Severina 18, Paranaque. Mga brad, mga kaubas, mabuhay kayong lahat. No? So ngayon, balik tayo dun sa konting tutorials o basics kung paano magpalaki o makapabuhay ng ating mga ubas, no? May una, may dalawang paraan ng pagpapatubo ng ubas, no? Yung rooted, number one, yung rooted na nasa seedling bag at may tubo na at malago na ang ugat. Ito ay nasa 30 to 60 days old. Katulad nito. Ito yung tinatawag na rooted. No. Ang ideal na pagtatransfer nito from direct planting ay 60 days old at pwede nang itanim o i-direct planting sa lupa kapag na nasa 60 days na. Tandaan nyo, 60 days bago i-transplant. Yan yung pinaka-ideal na paglilipat sa lupa. Ito yung tinatawag na rooted cuttings. Yan. May mga ugat na. Ang edad nito, nasa 30 days pa lang. Pero napakasigla niya. No? And then, yung pangalawa na paraan ng pagtatanim ng ating ubas, yung tinatawag na unrooted cuttings. No? Ito yung tinatawag na unrooted cuttings. Ayan. Yung tinatawag na cuttings. Yung cuttings na ito, ito yung mga bagging na pinagputulan natin doon sa pamamaraan natin ng pagpupruning, no? Ito, at ito ay, ano, fresh from the vines. Karaniwan, 3 nodes o 3 buko ang haba nito, yung laki. At pencil thick, yung taba. At kailangan mature do, kulay brown na. Kita nyo, kulay brown. Pwede rin itanim yung kulay green. Kasi nasubukan ko na rin magpatubo ng cuttings doon sa color green, no? So, ito yung una, rooted, unrooted cuttings, no? Ito yung pinagsimulan nito, no? Yan. And then, yung pangalawang paraan sa pagpapatubo ng ating ubas, yung sa buto. Yung sa tinatawag na seed germination. Ito yon. Ito naman yung galing sa buto. Ito, yan. Pansinin nyo yung kaibahan natin dun sa rooted. Yung sa rooted, galing sa bagging o sa vines. Yung sa buto, sa seed germination process. Yan, nakabuhay tayo ng isa out of 100 plus na buto. Na buhay lang natin ay isa. Yan. Swerte na rin tayo doon. No? Ang variety nito is red globe. Yan. Yan yung dalawang paraan ng pagpapatubo ng ating ubas. Number one, yung rooted, unrooted, at yung pangatlo, yung tinatawag na seed germination process, yung pagpapatubo sa buto. Yung ito, sa pagpapatubo ng buto, hindi ganun kadali. Kapag nakapagpatubo ka na ito, ha, nasa 14 days ang germination period dito bago lumabas yung buto. And then pag ito'y lumaki na, ang fruiting stage dito nasa 2 hanggang 3 taon bago magbunga. Medyo matagal. Yan, medyo matagal pag galing sa buto. Unlike kasi sa mga rooted, doon sa mga matured cuttings. Yan. Matured na yung cuttings, ang pinaka mabilis na pagpapabunga nito ay nasa 8 to 10 months. Kaya mabilis lang. Unlike yung galing sa
seed germination process, yung pagpapatubo sa buto, matagal. Inaabot ng 2 hanggang 3 taon. And then, sa direct planting naman, sa pagtatanim ng rooted cuttings, maraming factor ang kailangan, katulad ng klase ng lupa, yung mga organic kong pataba, abono. Karaniwang ginagamit ang ating ubas, sa ating ubas, ano, yung carabao manure, chicken manure, rabbit manure, at pag-aluhaluan din natin ng mga compost o vermigas, o kaya yung mga carbonized risal, yung ipa na sinunog. At yung mga dinurog na balatang itlog, yun, pag-aluhaluin natin yun. Yun yung combination ng ating o sangkap ng ating lupa upang maging malusog at mataba ang ating puno ng ubas. At kailangan panatili na mamasa-masa o moist, yung moist to, kailangan moist. Di dapat nabababad o nababaha ang puno ng ubas. No? So, sa paggamit naman ng ano, ng fertilizer, katulad ng mga synthetic fertilizer, katulad ng urea, 3-14, or yung katulad din ng mga organic fertilizer, katulad ng mga fermented fruit juice, o fish juice, no? Yun, may mga video na ako nun, panuurin nyo, no? Kung paano siya gamitin. Kasi kapag halimbawa, ang mga urea, 3-14, may mga tamang timpla yun kasi pag lumabis ka dun sa pagtitimpla nung, o pag-a-apply nun, nagkakaroon siya ng overdose. So, ang effect nung karaniwang effect o yung side effect nung pagkaka-overdose, yung pagkalanta ng dahon, pagkulubot ng dahon, kung may mga bunga na, maaaring magputukan yung ating berries o yung cluster ng ubas. Then, di katulad nung paggamit ng organic fertilizer katulad ng FFJ, yun, walang mga overdose yun. O sumobra ka man sa paglalagay, okay lamang yun. Mas magandang gamitin yung mga nabanggit na bono sa pagmaintenance ng ating ubas. Katulad nga ng fermented fruit juice yan. Yan, napakaganda niyang gamitin para sa pag-maintain ng ating cuttings, ng ating seedlings, hanggang sa puno, hanggang sa magbunga, hanggang magbulaklak, hanggang makapag-harvest tayo. Napakaganda niyan, no? And then, yung pangatlo naman, alimbawa, kung nakapagpabunga ka na, or nasa 8 to 10 months old na, diyan mo na, diyan na papasok yung pangatlong stage ng pag-aalaga ng ubas o yung pagpapabunga. Yung tinatawag na dormant stage, yung dormancy stage ng ating ubas. Ang dormancy stage, ang ibig sabihin nun, yung bumabagal yung paglaki ng puno ng ubas. Ang number one mong mapapansin doon, yung karaniwan ha, yung naglalagas ang mga dahon, then nagkakaroon ng mga punggus o punjay. Ibig sabihin nun, nagmamature na yung mga baging o vines. Sa ganitong stage ha, pag naglalagas na, nagmamature na, proper timing na lang sa pag-apply ng abono upang makapag-pruning o makapag-pruning. Yun yung tinatawag na dormancy o dormant stage sa pag-aalaga ng ubas. Then yung pang-apat, yung tinatawag na pruning method. Yung pang-apat natin, yung pruning method. Ang pruning method ay paraan ng pagbubunga ng ubas. Kailangan malaman nyo ang bawat parte ng puno ng ubas. Ha? Kailangan nyo malaman yon. Number one, yung mother vine, pinakapuno. And then, yung pangalawa, yung head, di ba? Mother vine, then head. Ang tawag doon, pag hindi nagsamang ganun, head ang tawag doon. And then, doon sa head, yung pangatlo, yung cordon. Doon drawing yun. Ngayon kasi, medyo, biglaan lang. No? So, para magbigay lang tayo ng konting tips sa konting tutorial ng ating pagpapalaki at pagpapalaga ng ating ubas. Balik tayo doon sa pangatlo. Head, cordon. Susunod doon sa head, cordon yun. Cordon, yung nakaganon, yung nakahaba. Then, yung pang-apat doon sa cordon, ito yung cordon, merong yung fruiting cane.
yung pruning game. Kapag nag-pruning ka, doon mo puputulin, then yung matitira doon from cordon, yun yung tinatawag na pruning game. No. Doon na nagsisimula yung bud break o fruit flower ng ating ubas, no. Katapos noon, pagkatapos ng flowering stage, magi-start na ng pollination, magkakaroon na ng cluster ng berries yung ating ubas, no. And then panlima, yung tinatawag na variegation stage. Sa pagbubunga na to, ah, sa pagpapabunga, yung tinatawag na variegation stage. Ang variegation stage, yan yung panimula ng pagkahinog ng ating ubas, yung pagpapalit na ng kulay, no? Nagpapalit na yan from green, red, yung pagka-violet. And then lastly nun, yung color black na. Sa Catawba grapes to, ah. Depende kasi sa variety ng ubas. Minsan kasi merong tinatawag na 90 days lang. Yung katulad ng mga table grapes, no. Sa ubas kasi 120 days, sa Catawba grapes 120 days talaga yung ideal bago ka makapag-harvest, no. Yung tinatawag na variegation stage, yung ripening from the start of clustering. After that, ang susunod doon, variegation stage. Yung variegation kasi, ang meaning niya kasi, that is the terminology dun sa ripening o sa pagpapahinog ng ubas. Yun yung tinatawag na variegation stage. No. Then, sa susunod, ipapaliwanag ko rin naman sa inyo kung ano yung mga epekto ng mga tagulan, yung mga epekto ng ulan sa ating ubas, kasi lalo na rito sa tropical country katulad ng Pilipinas, ano ba yung nagiging epekto ng pangulan sa ating ubas, kung ano yung tamang pagpupruning, kung ano yung tamang pagtatanim ng ating ubas, no. Actually, ang tamang pagtatanim ng ubas September, kasi medyo maganda, malakas ang ulan yan, libre na yung tubig natin sa pagmimaintain ng tubig ng pagdidilig, no. Katulad nito, kita nyo kung gaano kalusog, September. So, ang gagawin natin dito, alam mo, September, 60 days, September, October, November 1, pwede na natin itong itanim. Pwede November 1, December, January, February, March, April, May. Yan yung kasikatan ng araw. So, makakaalago na yan. Palilipasin lang natin yung July, August, September. Pagdating ng October, diyan ka na mag-start mag-pruning. Kasi, ang pinaka-dormancy, depende kasi sa pagtatanim mo ng ubas, kung anong buwan ka nagtanim. Papasok. Ang ginagawa ko kasi, ang ginagawa kong dormant period ng aking ubas, yung rainy days, yung rainy season. Yung rainy season, July, August, September, dun ako, yun yung pinaka-dormancy period ng pagtatanim ko ng ubas. Then, pagdating ng October, start ka ng pruning. No? Yun yung ginagawa ko proper timing sa pagtatanim ng ating ubas. No? So, bago ko pala makalimutan, mga kaubas, please like and subscribe yung aking YouTube channel na Backyard Grapes Farming. No? So, again, maraming salamat at mabuhay tayong lahat, mga kaubas. Thank you.